So ito pong ituturo ko po sa inyo ay tinatawag nating OHN o Oriental Herbal Nutrients na kung saan ito ay pangtaboy ng mga insekto, mga peste at lahat ng namiminsala sa ating mga halaman. Kapag kagabi kasi, andyan po yung mga peste na yan. So kinakailangan, gamitan na po natin sila ng OHN. Pwede na po natin siyang gamitin sa ating mga halaman, lahat ng halaman na kinakain ng mga insekto. Agapan po natin ang mga uod na namiminsala sa ating mga halaman. Hello, kaplantito, kaplantita! Magandang araw muli po sa inyo. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng isang pesticide na hinihiling po ninyo matagal na sa akin. Dahil po sa namiminsalang mga peste, mga uod, mga fungi, mga kung lahat mga namiminsala sa ating mga halaman. Ito po, may isa po ako dito ipapakita sa inyo. Halimbawa po, ayan po. Dahil po sa mga peste, naging ganyan po ang mga dahon. Paano nga po ba natin ito maagapan? So ito pong ituturo ko po sa inyo ay tinatawag nating OHN o Oriental Herbal Nutrients na kung saan ito ay pangtaboy ng mga insekto, mga peste at lahat ng namiminsala sa ating mga halaman. Ano po ang ating ingredients? Ito po ay luya. Mayroon po tayo ditong sibuyas. Meron po tayong bawang, meron po tayong sili, meron po tayo ditong vegetable oil, at kung wala po kayong molasses, ito po yung molasses, pwede po nating gamitin ang pulang asukal. Okay po? So simulan po natin, ang ating mga ingredients ay babalatan po natin lahat. Pagkatapos po, eto na po sila. Gagayatin na po natin ito ng maliliit. Ha? Lahat po ng ating mga ingredients ay hihiwain po natin sila ng maliliit. Yan, lahat yan. Sibuyas, bawang, luya. Ngayon po, pag naghiwa po tayo ng ating sili, kailangan po gagamit po tayo ng gloves. Kasi po, masakit po yan sa balat. Ayan po, ihalo po natin siya dyan. Pwede po natin gamitan siya ng almeris kung wala po tayong blender. Pero kung mayroon po tayong blender, diretso na po natin siya sa blender. Siya. Pagkatapos po nito ay susukatin po natin siya kung gaano po siya kadami. Ang ratio po nito ay 1:1 sa ating molasses. Kung gaano po siya kadami, ganun din po ang molasses.
Ayan po, saktong 1 cup po siya. So, ilalagay po natin siya dito. At isasama na po natin ang molasses na 1 cup din po. Isasama na rin po natin ang ating vegetable oil. Hahalo po natin siya. At ilalagay po natin siya sa isang malinis na garapon. Hanggat maaari, rubberized po siya. Kung wala, kahit plastic po ito, lagyan po ninyo ng plastic cover bago ninyo lagyan ng takip para hindi po ma-contaminate ng mga insekto o anumang maminsalang mikrobyo. So, ilagay na po natin siya sa isang container. Ayan po. Sakto. Lalagyan po natin siya ng date kung kailan po natin ginawa ang ating OHN na Oriental Herbal Nutrients. After 7 to 10 days, makakapag-harvest na po tayo ng ating Oriental Herbal Nutrients. Kasi po, ngayong araw po ay saktong 10 days po siya. So, ang gagawin po natin, sasalain po natin siya. Extract na po natin siya. Pagkatapos po, pigain po natin. Kailangan may gloves po tayo. Itong pinagpigaan po, pwede po natin siyang gagawing compost. Insecticide po siya. Pesticide, fungicide, at the same time, pampalakas po ng immune system ng ating mga halaman. Ayan po. So, pwede po natin itong gawing compost. Ngayon po, ilalagay po natin siya sa isang malinis na garapon. Hanggang 6 months po, pwede po ninyo siyang gamitin. Ang gagawin po natin, para magamit po natin siya sa 1 litrong tubig, maglalagay po tayo ng 1 kutsarang OHN. 1 kutsara lang po ah. Ayan po. Ready na po tayo na mag-spray ng ating mga halaman. Lagay po natin siya sa sprayer. Agapan po natin ang pagdami ng mga insektong namiminsala sa ating mga halaman. Kaya hanggang maliit pa ang ating mga halaman, ay pwede na po natin silang isprayhan. Katulad niyan, may nagsisimula na dito. Kapag kagabi kasi, andyan po yung mga peste na yan. So, kinakailangan, agamitan na po natin sila ng OHN. Tandaan nga po pala natin, na kapag nag-spray tayo, magtakip tayo ng ilong o di kaya ay ng face shield.
para hindi matamaan ang inyong mga mata at hindi ninyo malanghap ang pesticide na ginagamit ninyo. Pwede na po natin siyang gamitin sa ating mga halaman, lahat ng halaman na kinakain ng mga insekto. Kailangan po, gagawin po natin ito ng weekly. Lalo na ngayong tag-ulan, agapan po natin ang mga uod na namiminsala sa ating mga halaman. Hanggat maaari, 5 to 6 o'clock tayo mag-spray. Tulad ngayon, magsi-6 o'clock na. Tamang-tama po para sa ating mga halaman ng pag-spray. Kasi po, mamaya, pag madilim na po, andyan na po yung mga uod na mamiminsala ng ating mga halaman. Lalo itong mga madahadahon na ito. Kaya, hanggat maaari, lahat ng halaman natin ay ating isprayhan. Lahat po ng mga gulay, mga baging, no, mga sigarilyas, mga sitaw, talong, lahat po ay pwede natin po gamitin ang ating Oriental Herbal Nutrients. So mga kaplantito, kaplantita, mayroon na naman kayong panibagong kaalaman mula sa akin. Huwag po kayong makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin po kayo sa aking Facebook page. Magandang araw po muli sa inyo. Hanggang sa muli po. Bye-bye po!